Isa na namang magandang araw mga kaibigan. At welcome dito sa ating munting channel, Junior Esperanza TV. At kung mahilig ka sa mga ganitong mga videos patungkol sa pag-aalaga natin ng mga pato, mga manok at mga rabbit, ay sinasuggest ko na mag-subscribe ka na dito sa ating channel. Ano? Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay yung mga tanong patungkol dito sa pag-aalaga ng mga pato. Ang unang tanong ay kung yung itlog ba ng pato ay matipisa kahit na nabasa. Yun yung kasagutin natin na isang tanong. Ang sagot dyan mga kaibigan ay kahit nabasa yung itlog ng ating mga pato ay pwede pang mapipisa yan. Ang gawin natin mga kaibigan ay pag nakita mong nabasa ay kaagad mong punasan at saka ilagay mo dun sa pato mo na sa tingin mo ay magaling siyang maglimlim. Kasi may mga pato na hindi gaanong magaling maglimlim mga kaibigan. Kaya pipiliin mo yung pinakamagandang pato mo na sa palagay mo ay magaling siyang maglimlim at doon mo ilagay yung mga nabasang itlog ng ating mga pato. Pero kung yung itlog ng pato ay nababad, ay medyo malabo na mga kaibigan na mapipisa yan pag nababad ng isang araw. Yung mga ini-incubate na mga itlog ay pwede nilang ilagay dun sa ref, dun sa mga chiller ng ref para yung temperature niya ay okay lang, magiging fertile pa rin yun. Kaya kahit na mabasa, okay lang, wag lang mababad ng isang araw or dalawang araw. Pag dalawang araw na, malabo na mga kaibigan nakuan na mapipisa yung itlog. Okay, pangalawang tanong ay kung may kita ba sa pag-aalaga ng pato? Ang sagot yan mga kaibigan ay wala. Walang kita sa pag-aalaga ng pato kung wala tayong diskarte mga kaibigan. Ang totoo dyan, pag wala tayong diskarte, ay siguradong malulugi tayo sa pag-aalaga ng mga pato. Kasi ang mga pato ay mas matakaw pang kumain kaysa sa mga baboy. Eh, buti yung baboy, medyo mahal yung karne. Umaabot yan ng 400 isang kilo. Pero itong pato ay mura lang ang bentahan ng mga pato. Pag mga may mga kaibigan pa tayo ay hindi naman nila binibili, ay hinihingi lang nila yung mga pato. Una, kailangan nating madiskarte mga kaibigan. Ito, papakita ko sa inyo yung mga pato nating bagong namisa. Kung gusto nyong kumita mga kaibigan ng kaunti sa pag-aalaga ng pato, ay pwede nyong ibenta itong mga sisi na ganito. Yung mga 2 days old na yan na sisi, pag nabenta mo yan ng 50 isang piraso, ay kumita ka na doon. May konting kita ka na doon mga kaibigan. Bakit 50 lang? Kasi wala pa namang kinaing maraming pigs yan. Kikita ka doon pag 50 isang piraso ang benta mo dyan. Pero pag ito mga kaibigan, yung pinapakita kong pato na yan, kahit mabenta mo yan ng 400, 6 months na yan, nalugi ka na dyan kaibigan. Kahit mabenta mo ng 400 dyan, hindi mo na mababawi yung kinain niyang feeds, yung kinain niyang darak, at yung effort mo sa pagpapalaki. Kaya, ang the best na pagbenta ng mga pato para makita tayong konti, ay ibenta mo yan ng 3 months or 4 months. Huwag kang magbebenta ng 1 year old na pato, yung barako na yan. Umabot ng 1 taon yan, hindi naman bibilihin yan ng 1,005. Wala namang 1,005 na pato mga kaibigan. Umabot lang yan ng 500. Mantakin mo, inalagaan mo ng 1 taon,
mabebenta mo lang ng 500. Eh, kayo na ang humusga, mga kaibigan. Kung may kita ba kayo, may kita pa ba tayo sa isang taon na inalagaan, mabebenta mo lang ng 500. O, ganyan, mga kaibigan, ang kalakaran sa pag-aalaga ng pato. Pero ang isang kagandahan sa pag-aalaga ng pato, kung sa pagkain lamang ng pamilya ay maganda, mga kaibigan. Kasi hindi ka nabibili ng karne, hindi ka nabibili ng makakatipid ka pag may mga alaga kang mga ganito. So yung dalawang topic natin, mga kaibigan, yun, pag nabasang itlog, mapipisa pa. Okay, matipisa pa yun, wag lang mababad. Kung may kita sa pag-aalaga ng pato, walang kita, mga kaibigan, kung wala tayong diskarte. Kung may diskarte tayo, meron tayong kaunting kita, mga kaibigan. Ang kagandahan lang ng ganito, meron tayong libangan. Yun ang dabis doon. Natatanggal yung stress natin, mga problema natin pag nagpapakain tayo ng ganitong mga alaga natin. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung isang unique na aking pato. Ito. Ito yung barako natin. Kung pagmasdan yung maigi, mga kaibigan, yung tawag dyan, patingar. Ay, tawag sa niya, mga kaibigan, yung panya, yung ulo niya ay parang crown. Unique na pato yan, mga kaibigan. Itong pato na to ay mahigit isang taon na sa atin to. Yan. Isa pa pala na tip sa pag-aalaga ng mga pato. Yung salitang inbreeding. Ano ba yung inbreeding, mga kaibigan? Ang inbreeding ay halimbawa yung barako na yan ay inasawa niya to. Nagkaanak sila ng 10 piraso. Ngayon yung 10 pirasong anak na yon, pag yun ulit yung naging tatay niya, yung unique na pato na yon, yun ang sinasabi nating inbreeding, mga kaibigan. Kasi inasawa yung barako yung anak niya, ang result niyon ay yung lahi nila ay hindi maganda. Paliit ng paliit yung lahi nila kasi hanggang third generation or fourth generation, ganun yung nangyayari. Yung anak ulit niyon, nanganganak ulit yung pato na yan. Yung anak niya, pinalaki mo, tapos yung mag-aasawa ulit ay yung barako na yon, parang apo niya ang labas. Pag ganun yung nangyari, mga kaibigan, yun yung sinasabi nating inbreeding. Hindi lalaki yung ating mga pato at doon na naman tayo malulugi, mga kaibigan. Kasi pakain tayo ng pakain, yung lahi nila ay bansot, malulugi na tayo doon. Kaya ang gawin natin, mga kaibigan, ay kailangan natin magpalit-palit ng mga barako. Yung barako na yan, pag napakinabangan mo ng isang taon, ipalit mo na sa ibang barako or katayin mo na, kukuha ka ulit ng ibang barako, parang sa ganun ay ibang lahi na naman. Yun yung gusto kong i-share sa inyo, mga kaibigan, tungkol dito sa pag-aalaga natin ng mga pato, mga manok. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay kaibigan, mag-subscribe ko na. Mag-subscribe ko na dito. At marami pa tayong mga videos, maraming kalaman tungkol sa pag-aalaga natin ng mga pato. Pwede ka rin mag-comment dito sa ating videos. Kahit negative comment, okay yan. Walang problema yan. Okay, dito muna nagtatapos ang ating video, mga kaibigan. At hanggang sa muli, maraming salamat. At sana ay pagpalain tayo ng ating Panginoon. At ma-bless tayo dito sa ating pag-aalaga ng mga pato at mga manok.